Para sa mga solid bolo lords na noon pa nakasubaybay na, ito po ay old video. Nilapatan ko lang po ng bagong audio dahil yung luma ay pangit ng audio. Please be advised. Mga boss, bago tayo magpatuloy sa mga alien topics, we must need to tackle first ang napaka-importanteng video na ito. Pag hindi po open-minded, please stop the video and do not watch. Hindi pa kayo nagtataka, tayong mga tao gusto natin mag-expand, hindi ba? Kaya nga meron mga gera laban sa mga lupa, sa mga bansa, dahil gusto ng bawat isa na mapasakamay ang mga ito. So ngayon, kahit Mars ina-explore na natin at hindi malayong magkaroon ng panibagong buhay dito. Hindi natin masasabi sa ngayon. Pero bakit nga ba wala pa rin umaatake sa atin? Wala pa rin advanced na teknolohiyang sumasakop sa atin. For sure, nakakita na kayo ng mga alien spaceship. Pero hanggang doon lang, wala pa rin tayong close encounter. May mga nagka-claim na nakakita ng napakalaking spaceship. Pero wala naman nangyari, hanggang pakita lang. So ang nakakatakot na tanong, nasaan na sila? Tayo lang ba ang living organism sa ating kalawakan? Ito ang Fermi Paradox. First, let us understand the meaning of a paradox. Para sa mga hindi nakakaalam, pag sinabing paradox, hindi ito theory. Ang paradox, ibig sabihin parang hindi totoo o absurd kung iisipin mo. Minsan, contradicting ang statement. Subalit nung ito'y inimbestigahan na, napag-alaman na posible palang totoo ito. Okay, para sa mga hindi pa rin masyadong gets, example, ayaw kong pumunta sa mall. Kasi laging madaming tao. Ayan ay isang example ng paradox. Statement that contradicts itself but founded to be true. So, bakit contradicting? Ano bang sinabi kong example? Ayaw kong pumunta, hindi ba? And yet, halos karamihan sa atin kahit na punuan na ang mall o ang isang lugar. At alam natin yun, pumupunta pa rin tayo. Sa part ng true, self-explanatory naman yan. Pero as usual, explain ko pa din, founded to be true. Kasi nga, maraming tao talaga sa mga malls. Kaya na, sana clear tayo sa paradox. Ano nga bang Fermi Paradox at kailan ito nabuo? Balik tayo sa 1950. Isang kilalang physicist na si Enrico Fermi ang kumakain sa isang cafeteria sa Los Angeles Jet Propulsion Lab. Habang kumakain, nagtitingin si Enrico ng magazine. Habang kumakagat ng pagkain, napatingin si Enrico sa isang cartoon sa magazine. Ito ay may mga aliens na nagtatapon ng basura na nakuha nila mula sa New York City. Biglang nagtanong si Fermi, "Where is everybody?" Ayon sa kanyang mga kasama, ang kanyang tanong ay hindi patungkol sa mundo, kundi sa labas ng ating mundo. Dahil noong mga panahon na yun, hindi pa tayo nakakaalis sa ating sariling mundo. Ang moon landing ay nangyari noong 1969 at yung statement nga ni Fermi ay 1950. Gayunpaman, nanatili itong lehitimong tanong. Nagpasa-pasa hanggang ngayon kahit na nakalabas na at na-explore na natin ang mga kalapit na mundo. Nananatili pa rin ang tanong ni Fermi. Nasaan na nga ba ang lahat? Isang simpleng tanong lang sinabi ni Fermi. At malaki ang naging impact nito sa ibang scientist. Sa katunayan, ang tanong na ito'y nagpasalin-salin sa mga iba't ibang utak ng mga scientist. Noong 1975, ang astronomer na si Michael Hart ang nagbigay ng aligasyon na kaya walang aliens ay dahil hindi naman talaga sila nag-e-exist.
dalawang taon matapos nito. Noong 1977, ang astrophysicist na si David G. Stephenson ang nagsabi na ang statement ni Michael Hart ang sagot sa katanungan ni Fermi. At siya din ang nagbigay ng pangalang Fermi Paradox. Ang tanong na kung ang ating universe ay posibleng magkaroon ng billions of Earth-like planets na pwedeng pamuhayan ng intelligent life. Pero bakit hanggang ngayon, wala pa rin tayong makita kahit isang sibilisasyon? Nasaan na nga ba sila? Kapag nai-involve ang Fermi Paradox, kadalasan ang tinatawag na Drake Equation ay kasama nito. Ano nga ba ang Drake Equation? First, let us discuss the origins as we usually do. Noong 1960, isang American astronomer na nagngangalang Frank Drake ang nakaisip ng isang equation na makakatulong sa pagkalkula kung ilan ang alien civilization sa ating galaxy. Ang resulta depende sa ilalagay mong numbers, pero roughly meron tayong at least 2 billion habitable planets. Ang dami nun. Pag sinabing habitable, ito yung mga tinatawag na nasa Goldilocks zone. Ibig sabihin, hindi malaki, hindi maliit, hindi malapit sa isang bituin, at hindi rin malayo dito. Kumbaga, eksaktong eksakto talaga. Siyempre, hindi naman porket sinabing habitable may nakatira na. Pwede lang pagtirahan. Ibig lang sabihin na sa atin bilang Earth Dweller, itong habitable planets para sa atin. Dito tayo pwedeng makatira. Kung nilipat tayo, dito tayo pwedeng pumunta. Hindi rin natin alam kung meron ba mga ibang life forms sa planetang ito. Ang susunod na tanong dyan, kung sakaling ang merong mga life forms sa ibang planeta, gaano na sila ka-advance? Ano na ang kanilang level pagdating sa komunikasyon at paglalakbay? Sa katunayan, isa pa rin itong mainit na diskusyon hanggang ngayon dahil wala pa rin tayong makitang posibilidad. Pwede nating isipin na ang mga katulad nating mga tao ay uncommon, pero hindi pa rin imposible na meron nga. Gayunpaman, kahit 1% lang na tsansa na merong life form, still, the question remains, nasaan na ang lahat? Para sa iba, alam na ang ating solar system ay nasa middle age na. Importante ito kasi ibig sabihin maraming solar system na mayroong Goldilocks zone na mas matanda pa sa ating solar system. At kung iisipin mo itong maigi, mapapagtanto mo na kung ang ibang solar system ay may habitable planets. Edi ibig sabihin mas advanced na sila kung tutuusin. Biruin mo, billions of years ang head start nila bago nagsimula ang ating solar system. Nauna sila bago nabuo yung sa atin. Sa 100 years nga, ang dami nang nangyari. Billions of years pa kaya. Pero kayin pa man, babalik pa rin tayo sa tanong, asa na nga ba sila? Isa sa mga kilalang explanation dito ay ang tinatawag na The Great Filter. Ano bang The Great Filter, I hear you ask? In a nutshell, ang Great Filter ang nagpapahinto sa paglago ng isang sibilisasyon, be it self-destruction, o hindi naman kaya ay mga pangyayari sa kalawakan. Ang malaking katanungan dito, kailan mangyayari ang Great Filter? At syempre ang tanong na, asa na tayo sa timeline na sinasabing Great Filter na ito? Syempre, depende kung ano bang filter na ating tinutukoy. May iba't ibang filter kasi. Kung